may buhay ay may pag-asa para sa ating ATM Aksyon Tulong Misyon. Samahan naman natin si Julian Trono at alamin ang isang mapusong kwento ng isa nating deserving kababayan, kapos ngunit hindi nang hihina. Sinusubok ng pagkakataon ngunit patuloy na nananalig sa Panginoon. Mula sa aking opisina, mula sa pagdamay ng bawat mamayan para sa kapwa Pilipino, ang diwa ng bayanihan, Julian, i-moment mo na yan! Maraming salamat, Senator Aimee. Nandito po tayo ngayon sa Barangay 128 dito sa Pasay para puntahan ang ating deserving kababayan. Halina't umaksyon, tumulong at tuparin ang ating misyon. Kasama natin ngayon si Nanay Nati dito sa Pasay. Nanay, kamusta po kayo? Eto po, mabuti po. Ayan, pasensya na po tayo, nanggugulo kami dito sa bahay ninyo, ano po? Buti nakapunta kayo dito sa bahay namin. Salamat din po at pinayagan nyo kayong pumunta. Gusto rin po namin kayong kamustahin lang po, Nanay. Ilan po ang ang anak ninyo, Nanay? May mga anak po ba kayo? Isa lang po anak ko, patay na po. Ano pong nangyari, Nay? Inutusya siya ng bumili ng bato. Opo. Ay mga apat yung kasama niya, ay akala, di ba meron pong hindi tunay? Opo. Ay akala, hindi tunay yung binili. Ngayon po, pinagtulungan siya at pinukpok ng babakal. Nakita yung madaling araw diyan po siya sa cemetery diyan sa likod po namin. So, Nanay, paano po yan? Paano kayo nakaano sa araw-araw? Paano po yung mga gastusin? Panggastos po, pang araw-araw. Minsan po binibigyan po ako ng kapitbahay. Napamangking ko po, nagtatrabaho ng construction. Opo. Nagwawalis sa labas. Binibigyan po ako ng pagkain. Tsaka yung mga tulong sa OSCA. Opo. Yung mga kaibigan ko sa OSCA. So, ganoon lang po. So, o, kahit pa paano. Nakakaraos naman po ng konti. Araw-araw nakakaraos. Ilang tanong ko kayo, Nay? 76. O, paano hindi kayo 76 dahil nagtatrabaho pa rin kayo? Pinakaya ko po. Nay, kayo, kung meron kayong meron kayong prayer o meron kayong isang hiling, ano po kaya ang hiling ninyo? Hinihiling ko sa Diyos. Opo. Na bigyan ako ng magandang katawan, layo sa sakit, at pang-araw-araw ng pagkain sa araw-araw. So ako po ngayon dito, Nay, pumunta ako. Dahil pinapunta ko ni Senator Aimee Marcos. Kailangan niyo po si Senator Aimee, ano? Pinapunta po ni Senator Aimee Marcos dito para makapagbigay ng tulong. Ito galing to kay Senator Aimee Marcos, Nay. Ito po ay kaunting tulong lang, dagdag sa pang-araw-araw, mga bilihin, at kung ano man. Bilang nabanggit yun po, December 25 po ba ang birthday ninyo, Nay? Ako, Paskong Pasko. Sa pagdating ng Kapaskuhan, meron tayong chance na ma-meet si Senator Aimee Marcos. At for sure, meron yung regalo no para sa atin, no para sa inyo po. Po, nagpapasalamat kay Aimee Marcos at binigyan ako ng kaunting tulong. Sana po, huwag niyo siyang pabayaan magkasakit. Hanggang salamat sa inyo. Salamat po, Nay. Thank you. Yung bango-bango. Ako po. Sige. At sinanay natin nga po ang ating deserving kababayan dito sa Pasay. Maraming salamat po, Senator Aimee Marcos. Maraming salamat, Sen. Maraming po yung salamat. Ang hinaharap nating suliranin, tandaan na ang solusyon ay tayo rin. Ako po si Senator Aimee Marcos. Ang bawat isa, ang bawat Pilipino ay may solusyon. At sa lahat ng solusyon, tayo rin ay may aksyon.
basta na pag-uusapan ang bayan, basta tungkol sa mamayan, dapat magka-moment yan. Hanggang sa susunod na linggo, ito po ang At The Moment with Aimee. At The Moment!